Nakita na namin ang Yamishita Treasure. Mga bata, bilisan nyo. Tara. Saan na natin yan dito? Mga kapatid, hindi lang po sila June ang namamangha sa Yamashita Treasure. In fact, 5 dekada na itong hinahanap ng mga treasure hunters all over the world, mga kapatid. Pero, ito, ang labo lang eh. Kasi magpasa hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung totoo nga ba itong kayamanan ni Yamashita. Nako, alamin natin dito sa history. Ayan, bukas na! Ayan na! Ang laki! Ginto! Nangyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. I have ordered. Simulan natin ang kwento kay Makoy, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bakit kanyo? Kung meron daw kasing yumaman dahil sa treasure hunting, siya na yun. Ayon ito sa military historian na si Bernard Carganilla. Bago pa nag-martial law, parang sinasabi na nga na may nahanap siya eh. Na yun talaga yung source ng kanyang wealth. Nakalagay pa sa Marcos Chronology Report ni Charlie Avila, isang kritiko ni Makoy, nililigawan pa lang daw di umano si Imelda ni Ferdinand, dinala siya nito sa isang bangko na naglalaman ng sandamukal na ginto. Bago pa man naging presidente, si President Marcos, mayaman na siya. At ang source ng yaman niya, according to some people, ay dahil nahanap niya ang gold ng mga Hapones. Ang sinasabing kayamanan, walang iba siguro, kundi ang Yamashita's treasure. Pero teka, ano nga ba ang Yamashita's treasure? At isa pa, sino si Yamashita? Ayon sa defense and security analyst na si Professor Jose Custodio, magaling na military strategist itong si General Tomoyuki Yamashita. Yamashita kasi was a popular figure, no? Commander pa of the 14th Area Army dito sa Pilipinas no beginning October 1944. Bago noon, ang tawag ng kanya is Tiger of Malaya because siya yung nagpabagsak ng British Empire dito sa Southeast Asia. Ang pagiging matinik niya, subok na raw hanggang sa pagkamkam ng mga war loot o yung mga nakaw na yaman ng mga bansang sinakop ng mga Hapon. Ano ba makukuha mo sa Burma, halimbawa, the gemstones? Ano makukuha mo sa Thailand? Jade. Ano makukuha mo sa Singapore? Di yung gold ng mga Chinese doon. So, pinaghalo-halo na yan. Ang nangyari, nung pagpunta niya sa Pilipinas, dinalasin niya sa Pilipinas. And there were many sites daw na ipapasok niyan sa mga kuweba, no? O ibabaon sa lupa. Ang siste, meron parang ginawa na mapa. Ayon sa mga kwento, meron daw 172 na mga burial sites na iniwan itong mga Hapon. 138 sa lupa at 34 naman daw sa dagat. Grabe, tol. Dito siguro yun. Dito sa Google Maps eh. Dito yung kayamanan na hinahanap na... Isang laan yan eh! Isang laan ba yan? Marami. Yan ang isa. So ngayon, may karera. Yung mga Hapones mismo na veteran, natingin nila, matitrace nila, Americans and Filipinos, natingin nila may hawak silang mapa. Eh sabi ko, continuing crime yan eh. Pero kung tutuusin, OA naman yata sa dami yung 172 na burial sites. Eh nung pagpasok ni Yamashita sa Pinas noong 1944, pabagsak na raw ang puwersa ng mga Hapon. Kaya tanong ng ilang historiador, saan ba sila nakakuha ng time para maglibing ng yaman? I will not discount the fact na merong treasures ang mga Japanese na nakuha nila sa kanilang Southeast Asian na pananakop at dinala sa Pilipinas at naiwan siguro nila sa kanilang pagtakas during the war. But whether it is 172 sites, I doubt. Whether ganun karami yun, I really doubt. Totoo man o hindi, sadyang may pakpak ang balita. Sa pagtatapos nga ng World War II, hindi na napigilan ang pagkalat ng chismis tungkol sa naiwang yaman daw ng mga Hapon. Some of these people, no, unscrupulous people kasi, they sell their services, no. Iispatan nila, oh, mukhang nga na to, madaling utuin to. Sasabihin nila,
may treasure dito. Then sila na hire sila, pinabayaran sila. So kumikita sila. So it's like, nagiging parang cottage industry yan, no? Ng mga guide kita. Guide kita ganun. Hanggang sa pagdating ng dekada 70, isang tao ang lumitaw at nagsabing natagpuan na raw niya ang pinakahanap-hanap na Yamashita's treasure. Ah! Yan, sama-sama pa kasi kayo eh. Wala namang ginto doon, bomba yun eh, ikaw talaga. Google mo na. Hindi naman ano yung tunnel na yan eh. Wala namang Yamashita dyan. Taong 1971, pagkatapos ng isang dekadang paghahanap, aba, nakita ng isang nagngangalang Rogelio Rojas ang Yamashita's treasure sa Baguio. At, siyempre, kumpiyansa si Kuya. Alam mo bakit? Kasi sabi niya, mga hapon daw mismo ang tumulong sa kanya. May anak siya ng Japanese soldier na nakausap at dinetail yung location ng treasure ng, na iniwan ng kanyang tatay sa ano Baguio. Ano siya yung locksmith, yung gumagawa ng susi. Pero ano siya, part-time treasure hunter. Ano nangyari, no? Nakahanap sila. At ang nahanap nila, no, ang daming treasure na nahanap. Kasama sa mga natagpuan daw nila, ang Golden Buddha. May taas sa 3 talampakan at bigat na 2,000 pounds. Pinasuri ang Buddha at napag-alamang meron itong 22 karat na ginto o 92% na purong ginto. Tapos yung Golden Buddha na ito, nabubukas yung ulo. Pagbukas sa ulo, daming mga diamante sa loob. No? Nakuhanan siya na hawak yung Golden Buddha na yun. Yun nga lang, mukhang may nakatunog sa bagong yaman ni Rojas. At pinahalughog pa daw ng tiyuhin ng Makoy na si Judge Pio Marcos ang bahay nito. Ang ending, bugbog sarado si Rojas, kumpiskado pa ang Golden Buddha. Sino yan, Tol? Sino? Tara na, wala namang gintuho dyan eh. Lumabas ngayon si Rogelio Rojas. Pumunta siya sa Senado at sinabi niya, kinuha ng mga tauhan ni President Marcos yung Buddha ko. So, ano nangyari? Di naging malaking kontrobersya siya. Nagamit pa raw si Rojas para sa black propaganda laban kay Marcos. Hanggang sa iba't ibang spekulasyon na rin ang lumabas. Something happened between both of them and si Rojas parang gumante, ito na yung pinagsasabi niya. No? So, parang ganon ang feeling ganyan. Kasi it's too sketchy. The Golden Buddha might have been just one of those particular stories also that tended to spin out of hand already. Before Marshall, may mga lumitaw na litrato kasi kasama sa mga rally-rally nga yung claim ni Mr. Rojas. Eh. Kita ko na yun. Meron siyang parang pinangahawakan. Pinagdudahan din kahit ang pagiging totoong ginto nito. May mga dispute sa Golden Buddha. Sabi daw, bronze lang daw yun. Nickel, bronze plated. So, mga ganyan-ganyan na to, kwento, no? Sinabi nila na ito na yung Buddha mo. Nung tinignan niya yung Buddha, na katulad yung itsura nung Golden Buddha na nakita niya, aba, ayaw bumukas yung ulo. Di, hindi yun yung Buddha niya. Kahit sariling anak ni Rogelio, may pasabog rin. There was a news item about his own son saying that he never found the Golden Buddha. So parang even in his ano to, nagkakaroon ng contradictions din, no? Pero hindi nagpatinag si Rojas nung mapatalsik si Marcos at lumipad pa Hawaii. Nagsampa si Rogelio ng kaso sa korte sa Amerika. Pinatulan siya ng US courts. Tapos meron, hindi lang yan, meron mga authors pa nga na pinatulan din siya. And actually made a very complex story na that pinning even the Japanese royal family dun sa looting. Naging masalimuot ang takbo ng kaso. Pero sa huli, naglabas ng hatol ang korte sa Hawaii. Nadiskubre ni Rogelio Rojas ang Golden Buddha at ninakaw ito ng mga tauhan ni Marcos. Yung insidente kay Rogelio Rojas, yun yung isang ebidensya na mayroong ng treasure yung mga Japanese. But whether madami yun, hindi natin alam. Pero kung World War II yun o hindi, hindi natin masabi. Hindi naman tayo Buddhist eh. So saan manggagaling yun? O basta ha, hati-hati tayo ha. Total, ako naman gumastos dito. Siyempre, mas may konting... Ano? Oo! Basta ako ha, may pandota ako sa mga boys ko. Ganon? Oo!
Pinutunayan man ng hatol na to na may natagpuan ngang kayamanan itong si Rojas, marami pa rin nagtataas yung kilay. Na yung natagpuan niya nga ba, eh yung kayamanan ni Yamashita. At mas mahalaga, meron nga ba talagang kayamanan si Yamashita? Kailangan namin eh! Labo mo! Ano ba, ba't kisunod na sunod? Eh, baka alam mo kung nasan yung ano, Yamashita eh. Wala sa GPS eh. Ano alam ko dyan? History ito, tol eh. Kaya ka, di ba history yun? Eto, para lalo ka pa ma-depress ha, may kumalat na haka-haka na pinakalat lang doon ni Marcos itong kwento tungkol sa Yamashita's treasure para maipaliwanag ang kanilang labis na yaman. Dapat tumira na lang tayo ng sanlangan. Huwag ganun, tol. Ganun, tol. Nagsangla na lang tayo dapat. Dapat yung sabihin mo, huwag ganun. Ganun. Noon ngang 1992, sa pahayagang Manila Bulletin, isiniwalat ni Imelda Marcos na galing nga sa mga Hapon daw ang kanilang yaman. Imelda saying that also now, yung wealth namin ang galing kay Yamashita. No? So that doesn't necessarily mean that what she's saying is really true, no? na meron talaga. It's a way na parang sabihin nila na oh, wala kaming liga, ano to, kinuha namin is all proper, no? It's all properly, ano to, no? So yun ang... Yun, that is a thing regarding Yamashita treasure, no? People have been using it for their own personal agenda. Suspecha pa ng iba, depensa lang daw ito para magkaroon ng paliwanag ang biglang pagyaman ng mga Marcos. Noong naging presidente siya, 1966, no? Nasal-en niya, 189,000 lamang ang kanyang wealth. So, according to the documents na kanyang fina-file mismo sa gobyerno, hindi siya ganun kayaman. For some historians, parang kaya meron daw Yamashita treasure na legend ay dahil gusto maniwala tayo dito para ma-justify yung wealth ng mga Marcos. Panakipbutas lang din daw ito para sa mga nakamkam nilang ginto sa Central Bank. Mayroong mga nagsasabi, no? allegedly, na tinutunaw daw ang mga gold reserve, ilang gold reserve sa Central Bank at nilalagyan ng mga Japanese characters. Isa pang puna ng mga historiador tungkol sa kwento ng Yamashita's treasure, bakit ka nga naman gagawa ng mapa kung saan itinuturo mo ang mga tinatago mong yaman? Hindi ba? Bakit ka gagawa ng mapa na merong obvious na gold Japanese character na dito matatagpuan ng gold? Sabi, itatago mo yan. Hindi mo yan isasabihin na gold dito kung gagawa ka ng mapang ganun. Mas maraming tanong kesa sa sagot. Kaya nga hindi mawala-wala ang paniniwala na urban legend lang itong Yamashita's treasure. Pero etong tanong, ganun nga ba ka-imposible na mag-iwan ng tagong yaman itong mga puwersa ng Hapon? Kasi generic term yung Yamashita treasure eh. Lahat ng Japanese war booty, tapangalanan nilang Yamashita treasure. Pag sinabi natin Yamashita treasure, at ang pinatutungkalan natin yung war booty ng Hapon, totoo yun. Meron talaga. Una-una, lahat naman ng gera, ang sundalo, alam niya, pwede siya mag-war booty. Malamang meron yan somewhere, but it's not Yamashita, and it's not as huge as it's being said. But there's something stashed out there, no? Hidden or whatever, no, you're just waiting to be found. I'm not, kasi you cannot say in absolutes na totally wala, no? Mahirap yung ganun. Totoo man o hindi, asahan nating magpapatuloy pa rin ang mga haka-haka tungkol dito. Unang-una, tungkol sa ginto yan eh. So may attraction talaga yan, parang Goonies pa yan eh. Remember Goonies? Parang Goonies. Number two, World War II eh. Number three, merong hint ng political intrigue. I predict there's going to be a movie. Ay, ako, feeling ko talaga. Magkakaroon ng Indiana Jones and the Yamashita Treasure. Feeling ko yung mangyayari yan. Kasi ganun talaga ka, durable ang ano to. Yan ang ating Loch Ness Monster. It's never going to die. Ganun yun, no? Kathang isip man o strategiya ng mga nasa kapangyarihan. Gusto kong malaman, itong patuloy na pag-iral
ng kwento tungkol sa Yamashita's treasure. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa ating pagkatao bilang mga Pilipino? Kanina ka pa spill ng spill dyan eh. Wala naman yung Yamashita treasure eh. Punta lang ako kay Shao Chua, baka mas alam niya pa. Wala sabihin, hindi mo talaga alam eh. People. Because of our poverty, kaya tayo natutuwa sa mga ganitong kwento, no? And siguro, pwede mo rin sabihin na kung inimbento man ang Yamashita treasure, merong mga tao na ginagawa tayong gullible. Mag-iingat tayo sa akala nating history. Pero hindi pala siya history, no? Hindi pala siya gold. Hindi pala siya mahalaga. Tanso pala siya. Kung hindi man bato. 'Di ba? Na pinapakain sa atin, no? Dahil tayo ay gutom. Grabe talaga mga kapatid, basta kayamanan ng pinag-usapan, basta ginto. Nako, walang katapusan ang kwentuhan. Ika nga ng philosopher na Spando Ballet, you've got the power to know. You're indestructible. Always believe in, mga kapatid. At yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord De Vera. Nagpapaalala, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mga kapatid, mabuhay ang history. Mahal dito na yung ginto. Oh. Yata ah, di ko sigurado. I-inlets to eh! Inlets to eh! Tawagan na natin tatay ko, may asitilin to! Tara! Inlets to eh! Tol, ba't kayaan?